Yo guys, Galawan Gaming here. So nilabas na nung nakaraan yung Royal Guard pati yung Sura. So nag-change class tayo, RK2 Sura yung ginawa natin, no. So buti na lang nilabas to ng Ragnarok Origin dahil ano, may makikita tayong ibang class sa ano sa map. Hindi lang Warlock, RK, Mechanic, AB, ayan, may makikita na rin tayong Royal Guard pati yung Sura. So itong build natin guys, ano to, combo build. So hindi ako nag-gatepel. Para sa akin mas okay itong build na to. So ayan, umpisahan na agad natin. Sa stats natin, 99 strength, tapos pure luck dahil kailangan natin ng crit dito. Tapos nilagay ko lang siya sa ano, sa dex yung tira. Pero pagka PVP, max yung ano, beat natin. Tapos yung tira, ilalagay natin siya sa luck kasi nga kailangan natin siya ng crit. So dito, meron akong crit damage na 52 pero tumataas pa to pag ano ako, nag-skill pa ako yung self buffs ko. Tapos meron akong crit na 152. So itong build na to guys, ano, PBE lang siya. So wala pa tayo sa PVP. Soon gagawa tayo ng ano, PVP build naman dito. So meron lang ako ditong PBE na 42. Ayan. Tapos yung melee P damage ko is 18 lang. So nilagay ko lang talaga siya sa crit damage, guys. Kasi crit talaga yung kailangan natin damage dito. So, ayan. Ayan yung stat natin. Pagdating naman sa skill guys, ganito lang. Dahil nga combo build tayo, itong side lang yung kukunin natin. So, itong mga to, Gate of Hell na siya. So, ayan. Dito, sa auto settings natin, nilagay ko lang yung mga auto attack. Ito, yung mga attack na kailangan natin. Tapos, yung critical explosion nilagay ko kasi nga may bigay to. Plus 20 crit. Tapos may core pa na plus 14 crit damage. So maganda rin tong critical explosion. Tapos ito, tatanggalan nyo lang to ng level. Tsaka itong knuckle arrow na to. Para pag nag-effect tong dragon tiger combo na to, tiger cannon lang pati yung dragon combo ang mag-e-effect. Ayan. So ganyan lang siya. Pagdating naman sa manual, kayo na bahala kung saan kayo komportable pumindot. Pero ganito yung settings ko sa PBE. Pero pag PVP, syempre iba ako ng settings dito. So itong Asura, hindi ko naman to ginagamit. Nilagay ko lang to dyan. So ayan, pinapalitan ko to ng charge attack. Kasi yun lang yung pang ano natin, pang huli natin. So wala naman tayo pang ano, yung mga stun na matagal. So ayan. So ganyan tayo sa settings natin sa skill. So sa item naman natin guys, ganito lang. So dito, dahil PBE lang naman tayo, ito lang yung headgear ko pag ginagamit pag PBE ako dahil damage to boss. Pero pag PVP naman ako, ito yung ginagamit ko. Tapos sa piecewear, ito, may crit damage na 6%, tapos pag repaint plus 12 pa, may option na ganito. Patak tsaka crit damage na bigay. Tapos sa mouthwear natin, ito lang, grimace lang yung suot ko. Tapos sa armor natin, Charleston Aurora. Ito yung pinakamaganda pag ano, pag physical skill yung ginagamit mo. Meron kasing ganito, for every 20 strength you gain P damage 1%. Tapos sabay may melee P damage to. Tapos dito sa ano niya, sa cloak, crit damage 6%. So dahil nga kailangan natin ng crit damage, ito na rin yung gamit natin. Tapos dito sa boots ganun din, pero ito maganda na ito eh, 4% eh. Kaso plus 13 lang, napakamalas, ayaw talaga umangat na ito. Ang tagal na itong plus 13 guys. Tapos sa accessories ko, ito lang yung meron tayo. Okay na rin sa akin to kasi nga ano, may patak 6%. Tapos skill damage 8%. Tapos pag plus 15 pa, ganito pa yung bigay niya. Your skill have 10% chance to increase its damage or healing by 50%. So ayan. Sa mga cards naman, kayo na yung bahala dito. Ang importante lang naman dito sa PBE na ano, yung mga attack card natin, no. So ayan, hindi ko na iisa-isahin yung mga cards kasi alam ko naman may mga cards na kayo diyan na para diyan talaga pang PBE nyo. So ayan. Pagdating naman dito pala, nilagay ko pa rin yung All Baron, syempre importante sa atin 'to. Ayun lang yung pinaka ano dito, yung All Baron natin. Pagdating naman sa enchant, guys, importante lang dito yung mga superior crit. Dahil ito talaga yung pinaka main damage natin eh, yung mga critical damage. So pagdating dito, mga PBE, ayan, superior patak lang. Ayan, superior patak, tas PBE, PBE. Ayan,
So magbabago lang naman to pag ano eh, PBP. Syempre kailangan natin ng mga beacon ganoon. Pero dahil PBE lang naman yung pinag-uusapan natin, magaganto lang tayo. PBE tsaka patak-patak. So basic na to. Ayan. Pagdating sa core natin, guys, ito lang. So nakakuha ko na itong Thunder Rush, pero ang pangit ng kasama. Yung maganda sana kasama na ito, ano, Core Overload, Energy Storm, o kaya yung Mana Link Reversal, o kaya yung Holy Light. Ayan. Ayan na yung pinaka-goods na makuha natin. Kaso ito, binigyan tayo ng Thunder Rush na may kasamang Omni Chip. Ang pangit na ito, guys, sa atin. Kasi hindi naman tayo nagno-normal attack eh. Nakalagay naman na your skill make the next normal attack. Eh di yung pag nag-skill tayo, yung susunod na normal attack, ayun lang yung malakas. Eh hindi naman tayo nagno-normal attack, kaya wala to. Wala tong kwenta sa atin. So ito, nilagay ko lang dito ang puro yellow card lang. Ang Core Overload, tapos Iron Palm. Tapos itong Kairi Boost, pati Energy Storm. Ito kasi, guys, itong Hymn of Brahma na yan, wala to sa ano, sa red core. And papakita ako sa inyo. Magko-combine tayo. Oops. Eh no, wala siya. Puro ganto lang yung mga ano, puro walang kwenta. Ito lang yung pinaka-importante dito, yung ano, yung critical explosion, yung Thunder Rush. Tapos yan, wala na. Puro basura na. Ang marami yung nandoon sa yellow core natin, ayun no. Ayun no. So damakpak yung para diyan. Meron pa siyang ano, yung him. Asan na yung him? Ito, 'di ba? 200%. Tapos wala naman 'yan do sa red core, dapat nilagay nila 'yan eh. Kasi ito yung kasama to sa passive natin eh. So, ayan. Kaya nga pangit yung mga red core ng Sure. Ayan, kita nyo naman. Puro pang asura yung mga kailangan dito, pati yung ano, ang tawag dito, finger offensive. Eh hindi naman tayo nagaganyan na. Siguro dapat dagdagan nila to ng pang ano, pang combo build. Meron dito puro yan, triple attack. Hindi naman tayo nagaganyan din. So, ayan. So, next natin, guys, yung Nexus natin. Syempre, ito yung pinaka isa sa importante dito, yung makuha natin yung mga skill na ito. So, ito, Power of True Self, itong Force Awaken, tapos sabay itong Weakness Insight, dahil ito yung skill natin ng combo build. Tapos ito, yung Sweep Combo. Itong tatlo, ito yung pinaka-okay na makuha natin dito. Pero syempre, idagdag natin tong, itong Racing Pulse. Ito. For every 10% missing gain damage 2.5, tsaka P damage, M damage reduction. So, pwede to sa dalawa, sa pang Gate of Hell, pati dun sa Suntok build, sa combo build. So, nilalagay ko pa siya dito, pero wala tayong pang reset. And siguro next week. Sana makuha natin. Tapos ito, nilagay ko lang dyan, mga pang PBE ko. Dahil PBE build lang naman tayo. Pero pag PBP ako, guys, ano lang. 1 to 1 to lang. Ayan, ayan lang. Yan, level 9. Tapos ito. So, hindi ako kumukuha ng mataas dyan. Kasi nga, ang tagal ipa-level nun. Ang gaya na ito. Ayan, kagaya na ito, mga ganito. Hindi ko yan nilalagay kasi nga, ang hirap ipa-level. So, naglagay ako dito, isa lang. Ayan. Ito pala, dalawa pala. So, ayan lang yung pinapalabel ko na, ano, power slot natin. So, ganito lang tayo sa sigil natin. Ay, sa ano? Sa Nexus Engine pala. So, ngayon, guys, magda-damage test na tayo. Pakita ko sa inyo yung weapon ko. Meron ako dito yung Mandragora card, tapos Mino card. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na Tiger Cannon and Dragon Combo can perform crits. Kaya importante sa atin yung crit damage pati yung crit rate natin mataas, kasi hindi siya magki-critical pagka mababa yung crit natin. So meron ako dito 172 tapos crit damage na 66. So gamit lang tayo ng earth na converter and tapos buffs lang tayo. So testingin muna natin kung nagki-critical talaga ako. Ayun oh. Yung nakikita niyo yung white ano yun, energy storm. So ayan, nagki-critical yung dalawa. So ganyan siya. So, ito, kailangan nyo muna siyang ganyan, elbow knuckle. Ayan, makikita nyo, meron ganyan. Para lumakas yung damage na ito. Itong Tiger Cannon, pati ito. So, ayan, buffs lang tayo. So, reset lang natin siya. So, game. So,
So para sa akin mas okay to kaysa dun sa gate open, ang tagal-tagal ikasa nun. Tapos ilang percent lang yung ano, yung mababawas, 'di ba? Lalo na sa PVP, nabablock lang siya ng PVP ward. Ayun, ganyan lang natin, go, ilang segundo lang natin siya mapapatay. So 30 seconds isa pa. Tingin naman natin siya sa iba. Sa Taugong ka. So palit lang tayo ng card. Lagyan lang natin ng stroke dahil demon siya. Tapos tanggalin natin yung ano natin. Elemental. Tapos post lang natin siya. Tapos fire element. Tapos buffs lang ulit. So ayan. Yan yung damage natin sa kanya. 22M ba o 200M? Hindi ko alam. 22M lang ata, 24M. So, ayan. Pero ganyan natin siya kabilis mapatay. Diba? Para sa akin, mas okay ito kaysa dun sa Gate of Hell na ginagawa ng iba. Ang problema lang dito pagdating sa PVP, malambot siya lalo na pagka ano, pagka sabayan. So kaya importante dito, takbo-takbo talaga, takbo. Kung sino yung naiiwan, ayun yung babanatan natin, guys. Ganun lang yung ginagawa ko. Kasi hindi natin kaya makipagsabayan sa ano, sa mga sa ibang klase, lalo na sa mga mechanic. RK medyo, pero ano, hindi kagaya nung sa mechanic, sobrang lakas ng damage, parang ilang ampas lang. Pero yung RK yan, pwede-pwede pa. Dahil may carry rin naman tayo. So, susunod, maggagawa ko ng PVP build naman. Tapos, mga dimensional na video, mga PVP na video, yan. Para makita natin, matesting natin sa PVP to. So, yun lang guys. Thank you so much sa panonood. At huwag kalimutan mag-subscribe at like sa video natin. Thank you guys.